Mga kalingap, mapagpalang hapon po sa ating lahat. Hindi po tayo, nandito na naman tayo kila Darlene, ang magkakapatid na naulila dahil sa pagbigti ng kanilang tatay at ang kanila pong nanay ay pumanaw na rin. At ito nga po ang eksena na ating inabutan mula po sa kanilang mga natatanggap na labada, ang kanilang lola, at si Darlene po ay tumutulong din sa kanyang lola para po may pandagdag pang gastos, lalo na sa kanilang allowance, pamasahe, para sa kanila pong pag-aaral. So kanilang mga kalingap, samahan niyo po ako na muli po nating alamin ang buhay ng magkakapatid kasama po ng kanilang lola. Kaprom di vlog, ang tunay na maaasahan. Kaprom di vlog, kaprom di vlog, mabait siya na kaibigan. Yun mga kalingap, mapagpalang hapon po sa ating lahat. Yung welcome back po muli sa ating Lunting Channel. Ayun po today's video mga kalingap, panibagong araw, panibagong vlog na naman po tayo. So ngayon mga kalingap ay nandito po tayo kay Darlene. Bibisitahin po natin at atiran po natin kahit na kunting dagdag lang po sa kanyang allowance. Siya ito po ay estudyante at linggo ko lang, Sabado linggo lang po siya pwede natin mabisita. Kaya medyo matagal po mga kalingap yung ating pong update dito kay Darlene. So tara po mga kalingap at puntahan po natin at alamin po natin kung ano po yung mga ginawa niya itong mga nakarang linggo. At maganda po sana kung nandito pa rin yung iba niyang kapatid para ma-close up po natin. So tara po, sabahan niyo po. So ayun po mga kalingap, dito po tayo sa bahay nila Darlene. Ayan, dito po sila nanay. Pasok po tayo. Nanay, magandang hapon. Magandang hapon po. Ay, pwede makituloy. Darlene, kumusta? Kumusta? Okay lang po. Okay lang. Nakangiting ka na naman ay. Masayahin po kasi talaga ito si ano, si Darlene. Ayan ay, kanay, kumusta po? Ayos naman po. Ayan. Mga kalingap, at nandito na naman po tayo muli. Mag-update lamang po tayo dito kay Darlene kasi lingguhan kasi ito, tuwing Sabado linggo lang siya pwedeng makausap kasi may pasok po ito dahil pag minsan pag sa isang linggo wala kang pasok minsan aling doon talagang tuloy-tuloy siya. Wala pong pasok na Monday to Friday po yung pasok ko. Walang yung putal, parang Sabado at linggo lang po yung walang pasok. So yun ay nandito lang naman kami para muli kayo makausap. So kumustahin, ano ba yung kumusta kayo sa isang linggo na ginagawa nyo? At kumusta naman yung inyo pong kabuhayan ngayong na ito? Wala po. Kwan po ay, yun po, patuloy lang po kami dyan na kung ano lang po yung ginagawa namin, maglaba. Yun lang po ang aking naanuhan ngayon kasi po yung aking alagang baboy ay wala pa sa ngayon na maratay po yun. Kaya po nagsisimula po kami ulit. Manghinihingi na lang po sa mga kaanakan ko kung ano lang po yung ibigay na tulong sa amin, yun lang po. Pinagkakasya po namin. Ibig sabihin na meron kayong alagang baboy? Noon po yun. Ay nga, magkaroon po ng mga sakit ang mga baboy. Kaya po, wala na po akong hanap buhay. Ay, oo, kasi nung nakaraan, parang So, ibig sabihin ay naglalabada kayo, yun po yung pinaka-income nyo ngayong na to. Naglalabada na lang po kami ngayon. Tulong kami ng apo ko. Ay, yung nilalaban ni ngayon, ni Darlene? Yung pong iba, yung sa kapitbahay po namin doon sa Luuban. Tapos po yung kaunti naman na kasunod ngayon. Pang damit po nila pang eskwela. So Darlene, tinutulungan pala si nanay pag nagtatanggap siya ng labada? Opo, pag Sabado lang naman po siya natanggap ng ng labahan. So natutulong po ako. Parang nakita ko yung kapatid mo kanina, saan na yun? Nandiyan po siya. Anong pangalan? Micaela po. Micaela?
Mikael. So ito mga kalingap, ano, isa po din sa kapatid ni Darlene, na bali pangatlo ito, ano, yung bunso, nakita ko na yun ay si, yung ang pangalan bunso nila? Darlene po. Siyempre, yung pakiramdam na ngayon ay kayo na lang magkakapatid na magkasama, buti nandito si Lola. Ano yung pakiramdam na wala ka ng magulang? Medyo mahirap din po. Ano na mimiss mo sa papa mo? Ano po, yung pong ano, pagiging mabait niya po sa amin. O, di ba, noong time na yun, solo lang kayo, solo lang si papa yun, nene, ano? Kasi si... Maliliit pa po kasi sila. Parang grade 4 lang yata ikaw nung... So yun ay ano, di ba, sa isang linggo, ano po ba yung ibang ano nyo, income? Para po, siyempre, pambigay sa baon nila. Tapos, pang araw-araw nyo na gastos, pambiling bigas, no? Saan po kayo kumukuha na yun? Pan po, pag po yung nakahingi ako dun sa isa kong anak, halimbawa po ay nakadalwandaan ako ng hingi, kinakuhan ko na po yun, kinabudget ko na po yun para po sa bang dalawang araw naman namin pagkain. Pag nakahingi naman po ako dun sa isa ko, dun sa isa naman po, minsan 100 naman yung binibigay, kulang at kulang pa rin po. Minsan po ay magagulay na lang kami kahit walang bangot. Basta po may kahit pa paano ay maka... ano na din. Importante may bigas. Yung po. Di, yung paglalabanan niyo po, magkano yung kinikita niyo po sa... Yung po, sinusuport ako po yun sa kanilang pamasahe pang araw-araw. Magkano po kinikita niyo sa paglalabanan? Misan po nabigay sa akin ng 250 pag yung pong isang kwan lamang po yun ay yung isang timba po na ano, 250 po yun. Pag nagdalawang timba naman po yun, misan binibigyan akong 300. Kaya lang po, nadalang naman. Sa isang linggo, maigi nang makadalwa ako ng laba. So, yun lang po na yan. Minsan may bibigay. Opo. Talagang hirap din talaga na yan, no? Mahirap po pag, ano, pag yung pong wala kang mapaglilingapan. Sobrang hirap po. Dati na, nung unang napunta ko dito, nabanggit po ni Darlene na dati daw po ay nagtitinda-tinda kayo. Opo. Nagtitinda-tinda po ako noon dati. Nakakapagbiyahe pa po ako noon ng mga gulay-gulay. Yung ganyan. Ngayon po, ang hirap naman na po ng pagtitinda, pinagbabawal na po dyan sa labo. Na, yung po mga nagbabayisil po dyan sa labo, yung mga nagsasidewalk po, baga. Wala, bawal na po yun. Si Darlene, ano yung sabi mo sa akin dati, Darlene? Yung tinutulungan mo rin si nanay na magtinda noon? Yung ano po, yung parang magbabarbik. Ayun, ano yun, yung parang, yung sa halaman din po, tapos yung baga pong saging na piniprito. Ah, maruya? Yun, maruya pa. Ah, nagtitinda ka ng maruya noon. Opo. Ba't din nyo ibalik yun eh, para extra income? Para maruya, baga ano? Kaya nga po, may meron po kaming ano, biniling saging. Ayan po. Oh. Ayun, sabanay nando sa ginin? Opo. Kaya gawa po namin yung maruya. Yung tinutog-tog. Tapos nilalako nyo. Sino po naglalako ito si... Ako, ano, ay, naglalako din? Minsan po yung mga apo ko yung kuhan, yung burubunso at tinuwan po, nahihiya. At kaya isip ka mahihiya at wala naman tayong pagkukunan na iba. Ayan. Sabi ko nga sa kanila, para makatulong din sa iyo. Ano? Pero si Darlene pala, naranasan niya na, ano, na magtinda. Upang, anong ginagawa mo sa kanang titinda ng Darlene? Yung salaman po, sa labo lang po dun sa palengke. Nasa palengke nakapwesto, may pwesto kayo dun? Wala po, nakikitabi-tabi lang po kami sa tabi ng kalsada. Idi-hi-hi lang po namin yung mga, kaya po marami po makikita mo po dyan, may mga paso-paso po ako dyan na tinatanim ko mga halaman noon, nung pandemic po. Ay ngayon naman po, wala na po. Hindi na po na bibili ang halaman ngayon, gawa ng marami na. Ay, isa po yung kapatid din. Ano? Po, yung sunod po dito sa... Panganay. Panganay. Isa lang po lang lalaki kapatid niya, ano? Susunod lang yung lalaki. O, ano po, yung sa mama ko po, meron pa pong isa. Si Kuya yung anak po ni Kuya Bani. Oo, doon sa ano, yung pangalawa. Mm. Bali, dalawang lalaki. Opo. Anak dito kay, yung kasama ko dito dati, nung sino na yung pangalawa? Si Kuya Bani po. Kuya Bal? Baning po. Baning? Ah, talaw, Kuya Bal. So mga kalingap, ano, ito nga, nandito na naman tayo kay Kila Darlene. Kaya nandito ako, Darlene, kahit pa paano, mag-share lang ako doon sa ano, pandagdag nyo na ano, pang baon. Kasi ilan po kayo tinibigyan mo ng baon na? Ilan yung binibigyan mo ng baon? Apat po sila.
Dito po 50, tapos po dito ay ano, binibigay ko dito po ay 70 na kasi po nakakadalawang sakay po siya doon sa Dallas, sa Labo po. Tapos masakay po ulit siya nang papuntang Dallas. Yun naman po isa sa ano po ito. Sa CNC po. CNC? Yung po. Hindi ko na po mailipat at gawa ng yun po ay naipasok po noong scholar na ang kuan ng gobyerno po ay kuan yung 300 lang, 3,000 lang po ang tuition noon. Iniaano ko naman po yung kuan na yun, yung 3,000 na yun. Pag tuwing pong mag poporpis, inilalaan ko na po yun para sa kanya, yung iba po noon. Para po, binabudget-budget ko po para magkasya po at maka-eskwela silang magkakapatid. Pangit naman pag ano eh, kumabayaan mo naman. Kakaawa naman po. Maigigi naman po ang ano, mga marka nila. Kaya natutuwa naman po ako. Ito po si Micaela ay lagi po yan mayroong with honor. Ay, ano? Po. Si ano, si Darlene may with honor din. Ay, dati nung late ano. Nung siya po ay nag-elementary, nakikita mo po itong mga medal niya yan. Ayan, ang dami ah. Ang dami po niyang mga medal. Magkano kilo niyan? Ang dami kilo. Hindi, ang dami, ano? Ang po, mga medal niya yan. Sa'yo yan, Darlene? Kaso napalit. Oh, grabe. Oh, grabe. Kung po naman siya ay, ano, mag-high school na po siya. Yeah, ito po yung papa ni Darlene. Yan. Kamukha ka pala ng papa mo, ano? Doon ka nagwala sa papa mo, ano? Si ano naman, si mama mo, si Rona, alam mo na kung ano doon, kung ano? Bibig. Yung umos, ano? Huwag na. Yung umos. Hindi, masaya yun siya. Si, kaso ang gandahan sa kanya naman ay, kahit pa paano, bago siya mawala, may natulungan siya, di ba, si nanay amin. Opo. Kaya, uray mo, napabahaya natin. Kaso di rin nagsasalita yun ay. Nahihayin din po yun na ano, si Rona. Pero mabuti naman po yung ina niya. Kahit pa po siya ay nag-asawa na ng iba, patuloy pa naman po siya lang gumagabay dito sa ano, sa mga anak po niya. Kaya lang po, ayaw naman na po nung mga anak niya na pumisan sa kanila dahil nga ni po nag-asawa na siya ng iba. Kaya, ano, si Micaela na ay, kumusta naman yung ano mo, Micaela, yung pag-aaral mo? Okay naman po. Okay naman, parang naka-move on na kayo kung saan nangyari sa inyo. Ikaw, kumusta naman yung school mo? Opo, okay naman po. So, may natanong kasi ako sa kanya kanina na, sabi ko kung sakali, malay mo, eh, bigyan ka ng pagkakataon na magkaroon ng bahay. Ayaw daw niya magkaroon ng bahay. Kasi pag nagkaroon siya ng bahay, hiwalay siya sa'yo. Ayaw niya mahiwalay sa'yo. Yung nga po, ang pangarap ko sa kanila, yung sila ay may sarili. Kung sakali po ito, pinagbabalakan ko na nga po ito sa hirap po ng buhay ngayon. Pinabala ko na po itong ibinta. Para pang simula. Para po, mabahay po sana kami ng maliit-liit lang. Kasi naman po, ang hirap pa po nitong mabinta, gawa po ng wala pa pong ano ito, yung title po. Kumbaga po ito inamin ko noon. Mayroon yan, dead of sale lang. Opo, dead of sale lang po. Kung sakali na ibibenta mo ito, magkano? Alam mo, may makapanood dito. Hindi ko po alam. Hindi pa naman ilang square meter po ba itong lupa niyo? Hindi naman po ako marunong ng ganyan. Siguro ito mga nasa 150 ito. Hanggang saan po ba? Isagad mo sa dulo? Diyan lang po, sa pagitan na yan. Yung pumbakot, pakabakot. Yun na po, kasama po. Malaki-laki din itong ano, buti, sarili nyo na yan. Nabili ko po ito nung ako'y nagbabay isilpa. Saka naman yung asawa ko. Nayari po itong bahay namin ito. Malalaki na po yung mga anak namin. Kaya po ito itulong-tulong na lang na ano na naitinding ng asawa ko. Dahil gawaan po ng yung mga anak ko, natuto rin po itong maging panday, itong ama ni Darlene. Siya lang po ang naggawa-gawa din ito kasama po yung aking asawa. Siya po ang nagbinis nito. Siya po ang nagyari. So, hey, Magdali, ano masabi mo dun sa mga sumusuporta sa'yo? Talagang gusto kong ilapit kay Kalinga Prom. Para nga naman, syempre, mas yung tulong. Mas balak nilang, ano, gusto nilang ipasok ito sa batch 2 ng Kalinga Angel. Kasi maganda daw si Darlene at may potential daw na talagang, ano, matulungan talaga si Darlene. Kung sakali na mapunta si Darlene at mapansin ito ni Kalinga Prom,
na mapunta siya sa Kalingap Indians. So, payag ka ba, Nay? Payag po ako. Gusto ko po ay siya ay ano, magkaroon din po siya ng kaalaman saka po makapagpatuloy ng kanilang yung kanyang pag-aaral para po sa mga kapatid naman din niyan. Kung sakali, darling, payag ka? Payag. Payag naman po kung ano po parang yung makakatulong din po kay nanay, yung mabigay-bigay din po ng mabubuhay. Ayun po, parang mabubuhay din po kami. Kasama po yung mga kapatid ko. Oh, siyempre, dahil ikaw nang mag-aaral, kunyari, sa Kalingap Angel ka, kung ano yung blessing na natatanggap po, siyempre, isi-share mo naman sa kanila. Diba? Hindi ka naman pwedeng, lalo na ikaw, matulungin mo. Basta na lamang po ako nila, ay okay na po sa matulungin ka naman, eh, siyempre, di mo naman pabayaan si Lola. Kasi ang dami na rin po talaga nabago ng buhay pag nasa Kalingap Angel. Isa, patay ng bahay. At nadala nga siya sa Hong Kong noong nakaraan kasi maraming fans niya na nag-request na isama siya doon. Ayun, natupad naman, kasama siya sa Hong Kong. Nakararating lang nila noong isang araw. Isang ordinaryo lang din ito na katulad nila. Na napili lang ni ano na maging Kalingap Angel hanggang sa natulungan. At ngayon ay kahit pa paano ay talagang umukay na yung buhay nila. May tindihan na, may sariling bahay. Yun nga po ang gusto ko, sana po matulungan talaga ni Kalingap. Para po sa kanila, kung gusto ko po, may sarili din silang pamamahay. Gawa po ng isang po, yung iba ko pong anak, hindi po mawawala po bagay yung medyo pagka, ano po, baga. Hindi po nawawala yun. Eh kaya po, isang po, pinalalaya sila dito, yung iba kong mga anak. Eh kaso po, hindi ko, sabi ko, wala na yung pupuntahan, wala yung magulang, walang ibang kakalingap, kundi ako. Hindi pong sila ay mawala sa akin hanggang ako'y nabubuhay. Kaya po, kung sakali man pong sila ay matutulungan ni Kalingap, gusto ko rin po sila magkaroon ng sarili nilang bahay. Kung sakaling dumating po yung punto na yung mga anak ko hindi nagkaanuhan, ay di, mayroon po silang matutuluyan. Umpo. Hindi po sila magkakahiriwahiwalay na magkapatid. Kalingap, Rob. Nananawagan po ako sa inyo or naghihingi po ng pansin para mapansin niyo po. Kami po ay wala na po kaming magulang, wala na rin at yung nanay ko na yung lola ko na lang po yung nandito sa amin. So bali po matanda na po siya, hindi niya na rin po kaya kaming buhayin kasi wala rin po siyang hanap buhay. So ano po, andito po ako para humingi po ng tulong kahit ano pong tulong ang maibigay niyo basta po yung makatapos po ako ng pag-aaral. Tapos kapag nakahanap na po ako ng parang trabaho po, yung ako naman po yung mag-provide sa kanila ng mga needs po nila. Sana ay mapansin nga ito, no? Si Raji, ni Kalingap Rob. Mabait po yun si Kalingap Rob pag ano. Malay nyo, isang araw mula ngayon, nandito siya, susulpot, no? Para sa inyo. At sigurado na kukunin siya, kukunin niya si ano. Kasi pag nakita niya mga ito, masipag, mabait. Maganda rin naman. So yun ay, magkano po yung kinikita nyo sa paglalabas sa isang linggo? Mataas na po yung 500. Isang po ay talagang pinakamarami pong ano ay 200 na. So yun na ano, mag-aabot lang po ako sa inyo ng ano, mula po sa ating bulsa, yun ang kayanan ko lang po para po sa inyo. Pandagdag lang na eh, para kahit pa paano po ay maging magaan sa iyo yung isang linggo. Opo, salamat po ng maraming. Para sa baon nila, ano, nila Darlene. Marami pong salamat sa inyo. Ito po ay para sa kanilang magkakapatid. Kakatulong po ito sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan, pamasahe po. Yun po. Darlene, ano nga sabi mo? Una po sa lahat, nagpapasalamat po ako kay Kuya Kaprom the Vlog kasi nagpunta po siya dito sa amin, nag-abala pa siyang pumunta dito. And pangalawa po dito sa Panginoon po kasi di po niya po kami nakakalimutan kahit wala na po ang aming mga magulang. And sa mga viewers po, huwag po kayong magsasawang suportahan yung aming mini vlog and of course thank you ulit. Ayun. So, ay, maraming salamat po din ay magtatagal ano at may pupuntahan pa kayo, pupunta pa kami ng Basod. Pupuntahan ko yung isa kong beneficiary doon sa Basod. Para salamat sa pagpunta po ninyo dito. Una po ay sa Panginoong Diyos na lagi po kayo hari na lagi po kayong gabayan at marami pa po kayong matulungan katulad namin na nailangan ng tulong. Salamat po ng maraming at binigyan po kami ng
kaunting tulong na maibibigay ko naman po sa ating mga apo. Salamat po. Yan, ano, Jose, anong masabi mo sa kanila? Isa, ito sila yung wala nang magulang. Nagbigti yung tatay at yung nanay ay pumanaw lang sa sakit. So, anong masabi mo? Masasabi ko lamang, laban lang sa mga pagsubok na darating. Alam natin na meron kasing mga pagsubok na darating na hindi kakayanin. Sana mapansin siya ng matulungan ng grupo ng Team Kalingap, by Kalingap Prop, by Kuya Bal Santos Matubang, and Ate Eda Vlog. Sana po mapansin po ni Kalingap Prop na matulungan sila. Sana rin na Kalingap Angel, sana siya yung makasama rin po siya. Yun lang, kami salamat. Yun, okay. So, Nay, maalis na rin po kami. Ano? Salamat muli sa inyo, and sana lagi kayo mag-iingat. At sana yung lumago pa yung ano, kung sakali na yung sabi mo na yun na banana queue, ano, sana ay masimulan nyo rin. At malay nyo, sa pagbalik natin dito sa mga susunod na araw, hindi po tayo nangangako na yun ng ano talaga. Ano. At malay nyo, masimulan, mag-share ako sa inyo ng kaunting puhunan para dyan. Ano. So maraming salamat po muli sa mga hindi po nag-skip ng ads, mga FW, mga silent viewers, ayan, at mga sponsors. Yan, thank you so much po sa inyo. Sa walang sawa pong tulong sa Kalingap, syempre kay Kuya Bal at Edna kay Kalingap. So hanggang sa muli po natin vlog. God bless po sa atin, mag-ingat po tayo. Thank you so much.